Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem. R.I.T. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, magte-test drive tayo ngayon ng isang sports car at isang supercar. Kasama rin natin ngayon, none other than Reagan's Rides. Hello, mga katandem. Maraming salamat, Kuya Reagan, ulit sa pag-iimbita sa amin at makaka-testing tayo ngayon ng supercar. Yun. Supercar. Ngayon lang sports car na, pero mamaya supercar. Sports car muna tayo. Atras muna tayo ngayon at let's go. Let's go. Sorry ah, Doc, Ma'am Elaine. Correct ko lang kayo ng konti. Konti-konti lang. Hindi tayo nakasakay sa sports car ngayon. This is what we call a performance sedan. Yun. Kasi four-door ang Civic Type R. Ang sports car, very clear ang definition niya. Dapat two-door and dapat ano siya. Of course, performance-oriented. Pero two-door, yan ang isa mga requirements ng sports car. At example na nga niyan, ang pinakamagandang example. Miata is always the answer. Of course. Yan. Miata is always the answer. In fact, yung Miata, that is what you call the classic sports car configuration. Dalawang pinto, walang bubong, and rear-wheel drive. Pero syempre, dahil nga usapang Type R tayo, so, testingin muna natin tong Type R ng konti lang. Naku, nakaroon. Plus R na tayo. Star. Alam ko! Isga! Hindi ko malamasarap dito sa puno! Anyway, syempre kaya ka nga bibili ng ganitong performance car. Dahil kailangan gusto mo ng performance, di ba? Of course! So ano, Han? Okay ka lang ba dyan? Kumalisik natin! Yan ang advantage ng Civic Type R. Kasi meron kang backseat na maluwag. Tama. So matuling ka na, pwede ka pa magsakay ng barkada. At saka pamilya, kagaya namin. May anak kami, pwede sa likod. Tapos may trunk din siya. Yes. Kaya yan ang kinaganda nitong Civic Type R. Saka comfortable siya, kahit na ano siya, talaga pang performance, yung malakas yung acceleration, yung handling maganda, pero comfortable siya. Oo. At isang gustong-gusto ko dito, no? Dahil ito nga eh, 6-speed manual transmission. Ayun. Kaya talaga kung ano yung gustuhin ng utak mo, gagawin ito. Tama. Na, ikaw talaga may control. Oo. Yun yung maganda dyan. Kaya, guys, hashtag, save the manuals. Save the manuals. So para may idea lang din yung mga nanonood sa atin ngayon, kumpara sa mga ordinaryong kotse kasi, na kagaya nga ng Expander namin, around mga 100 horsepower lang. Ito, mga around 300 plus. Wow! 300 horsepower. Performance na yun, ibig sabihin, times 3 ng regular car. Kung isipin mo, tatlong makina na Expander. Lagay mo sa isang kotse. Diba? Pero kung naghahanap ka talaga ng performance, italaga isang napakagandang example talaga nitong Honda Civic Type R. Hindi ka napipitinin dito. Para sa akin ha. Para sa akin na regular tao. Yes. Regular driver. Hindi naman ako race car driver eh. Unlike si Kuya Reagan. Ano talaga siya? Enthusiast car to eh. Diba? Kasi ano talaga eh, malalim ang heritage ng Type R. Gaya ng Mazda Miata. May napansin din ako dito, Doc. Kasi minsan na-drive ko rin to. Pero pag dinadala ko yung Civic Type R, madalas ang lumiligon sa akin yung mga lalaki. Hindi ka tulad nung Mazda Miata, mga babae. So alam niyo na, kung gusto niyo ng lalaki lilingon sa inyo, eto dadalhin niyo. Totoo. So dapat pala babae may dala nito kasi hindi, sa bagay, hindi lang hindi babae. Hindi naman babae. Tama. Babae. Pero Doc, yung isa pang itetest drive natin ngayon, ayun all ages and all genders, all sexes, lumilingon. Wow! Talaga. Yan ang mamayang te-testingin din natin. Makikita nyo yan.
Pero alam mo, ano talaga, Doc? Itong Civic Type R, maganda to para sa, alam mo yung pamilyado na. Pero yung gusto niya pa rin yung, enthusiast pa rin siya at heart. You know, ano siya talaga, hindi pa rin nawala yung motor oil sa dugo niya. Gusto niya maano pa rin, mabilis na kotse, high performance. Civic Type R, maganda yan. Pero may family na, no? May mga anak na, may mga legal, may illegal. alam mo naman sabi nila about the, ano, the Civic Type R. Ito ay kotse para sa boy. F-boy. F-boy. Pero grabe, itong sasakyan na to talaga. Nag-enjoy talaga ako ng sobra dito. Halos isang linggo na sa atin, no? Sana all. Sana all. Mamaya mapapasana all kayo kung ano yung sasakyan ni Kuya Regan. Sana all. Alam mo, ako talaga, tuwang-tuwa na rin ako nung nahiram ko na drive ko tong Civic Type R. Pero Doc, nung natikman ko yung susunod na idadrive natin, wala eh, parang... Pasensya na, Type R, mahal-mahal pa rin kita, pero iba eh. Iba eh. Kumbaga parang ano tayo eh, parang nakakita talaga ako ng A-lister celebrity. Ganun klase. Pero yan naman, sige, excited na ako. Halika, lumipat naman tayo ng kotse. Let's go! Grabe, Kuya Regan, excited na ako. Let's start this na. Simulan na natin. Game. Okay, eto na. Grabe, no? Wow! Iba tunog. Pero alam mo, Doc, yes. Naka-comfort mode pa yan. Mas maingay siya pag race mode mo eto. Indutin ko yan, race. Ayan na. Tapos, pakinggan mo yung ano. Oh, shoot! Pumuputok! Diba? Isa pa. Yun na! Pumuputok! Ito nga pala mga ka-tandem, no? Meron ng complete review nitong GTR R35 si Kuya Regan. So, ang gagawin nyo lang, pumunta lang kayo sa channel ni Kuya Regan at panoorin nyo itong complete video nitong GTR. At kami, makikipakiramdam lang muna. So, ngayon, nakasakay tayo sa King of JDM Supercars. Wow! Nissan GTR R35, also known as Godzilla. Eh, alam mo ba, bakit Godzilla ang pinangalan nila dito? Bakit nga ba? Kasi si Godzilla, parang sobrang lakas na monster niyan, di ba? Oo. Oh. Eh, ito kasing GTR na to, kayang-kaya niyang makipaglaban sa mga ano, mga Euro na mga supercars din, gaya ng mga Ferrari, Lamborghini. Wow! Yan ang ano niya, yan ang kanyang kapangyarihan. Kaya Gojira. Pero hindi mo pansin ko, Erika, yung ride nito sobrang komportable. Sobrang komportable siya. Actually, hindi pa nga tayo naka-comfort mode. Comfort mode siya. Ayan, comfort mode yan. So, ano siya eh? Diba? Nawala yung tagtag, no? Usable daily to. Sobra. Practical supercar nga ang tawag dito eh. Kasi, hindi lang siya comfortable. Uh-huh. Yung ano niya, yung trunk niya, ang laki, kasha golf bag. Wow! Wow! 2 weeks na groceries, kasha. Wow! Grabe! Ayun. Yun nga lang, makakaranas tayo ngayon, Doc at Ma'am Elaine ng number one kalaban ni Godzilla. Hindi Ferrari, hindi Lamborghini, humps. Ito, takot din siya. Pero alam nyo guys, ano yan ah, yung pang-ilalim ng GTR kasi, ano yan eh, carbon fiber under panels. Okay. So it protects yung ilalim, it also improves aerodynamics. Kasi alam din ng Nissan na mababa talaga ang GTR. Okay. 110 millimeters ground clearance.
hindi bagay sa Pilipinas. Pero alam mo, ano yan ah, ang Ferrari naman, mababa din. Ang Lamborghini, mababa din. Oo. Oh. Aston Martin, McLaren, lahat yan, mababa. Oo. Oh. Eh, dapat yung humps yung mag-adjust. Ganun ba yun? Iba maranasan ng konti ang kapangyarihan ni Gatsi. Sige, sige. So mga katandem, papakiramdaman lang natin ng konti si Godzilla. Godzilla. Hindi pa launch control yan ha. Hindi pa launch control yan. Oh, hindi pa. Naka-isa lang yung release ko dyan. Tatlo yan na pwede mo erase. I-erase din natin itong... Teka lang, hihiga muna ako. Teka. Pero grabe. Parang ano yun, no? Parang naiwan yung kalit mo sa likod eh. Ano lang yun, ha? Wala pang half throttle yun. Wala pa. Ano pa yun? Tigil pa yun. Alam mo yung pagsamay ka doon sa EK Extreme? No, huli niya talaga yun, di ba? Sorry, hindi ko mabing... Alam mo yung EK Extreme, isang bira lang yun eh. Alam mo yun, ang lamig ng aircon ng Nissan ha. Ang lamig ng aircon ng Nissan. Pero tingnan niyo yung pawis ko sa ilaw at sa mukha. Ibalik natin sa normal mode. Hindi ko makalain, nagmumura pala si Don. Si Godzilla lang pala magpapamura sa'yo. Oh my God. Yan ang power ng Nissan GT-R. At Doc, Mamelin, hindi pa tayo nagla-launch control sa lagay na yan. Oh my God. Kasi ang ano nito, makatandem, 0 to 100 kilometers per hour in 2.9 seconds. Oh my God, 2.9 seconds. Yan, 2.9 seconds. Yung 5 hour yata, parang nasa mga 5.5 seconds, mga ganun. Pero lula na ako dun. Lula na, oo. Oh. Lula na ako dun. Yun. Parang pinagsak ng engine. Ang BRZ nasa mga 6.5, 6.8 seconds yata. Yun yung okay sa akin. Yung BRZ, oo. Ito, 0 to 100 in 2.9 seconds. Wow! Kailangan mo lang gamitan ng launch control. Oh, okay. Ayun. Pero gusto niyo bang subukan? Sige, game. Game. Sige, na rin tayo eh. Sige, mag-launch control ba? Yeah. 562 horsepower. 633 newton meters of torque. 6-speed dual clutch transmission. All-wheel drive. Pero ano, Kuya Regan, salamat ulit sa pagsama mo sa amin. Kasi grabe, dream car ko talaga. Dream car ko talaga to. Pero GT-R R34. Pero sinama mo kami sa 35. Yo. Kaya talagang maraming salamat, Kuya Regan. Pag-birthday ko na nga sa'yo to. Best gift ever. Ay, Diyos ko. Punta tayo sa isang safe na straight na kalsada na walang tao. Oh my God. Alam niyo yung mga pakiramdam pagka ano, nasa tuktok ka na ng roller coaster. Tapos inihintay mo na lang na pakakawalan siya, magpa-plunge ka pababa. Ganun yung pakiramdam. Yeah. Glet, okay. Ready na kayo? Sige. Ito, ano yan? Oh my God. So, diretso tayo. Lagay mo sa manual mode, apakan okay. Yung ano left foot mo sa okay. sa brake pedal. Okay. Right foot, todo mo yung gas and you have 3 seconds to let go para mag-launch siya. Okay. Game. Okay lang kayong dalawa?
po yung space shuttle, wala, extreme, wala! Wala! Parang humiwala yung ano, kaluluwa mo sa katawan mo, na iwan! Pakiramdam ko yan, being the driver, uh-huh. Alam mo parang yung warp speed na gumaganon yung ano, yung saligid mo, ganun. Sabi ko siya, ready na kayo ha? Perfect yung reaction nyo. Pili ko kaya yung sa'yo, yung parang, yung itsura mo yung singkit to, pero nanlaki yung ako nga nakatingin ako, ganyan nakadam to na lang. Sabi ko, ikaw na tayo, wala. Pero bumibilis pa, bumibilis pa. Isa-isang ano na yun, sa isang mabilis na street na yun, umabot tayo ng 140 km. Wow! Pero ang grabe, ang bilis, grabe. Grabe. So, grabe. Kaya ano talaga? Pasensya na mga katandem, wala na talaga, nanghina yung buong katawang ko sa hitch. Feeling ko hindi pwede ditong mag-drive yung merong ano, yung hypertension, nakahit sa puso. Hindi. Grabe. Yung build up ng speed niya talaga. Pang ano talaga siya. Pero inuulit ko lang, ang lamig ng aircon ng Nissan, pero talagang pawis ako. May problema yung aircon. Ay, ano kaya BT mo ngayon? Pero ano, Kuya Regan, maraming salamat ulit sa pag-experience sa amin ng GTR R35. Salamat talaga. Nangihina na yung katangin. Kaya katangin, kita nyo naman ang mga regalo sa atin ni Kuya Regan, no? Support din Kuya Regan. Subscribe sa Regan's Rides. Maraming salamat. Meron din siyang Facebook, Instagram, at saka TikTok. Yes. Thank you so much, Doc RM, Ma'am Elaine, and happy birthday, Doc RM. Thank you. Best gift ever. Yeah, my birthday gift to you, the gift of speed. Soul splitting. Kasi yung soul ko nag-aiwag. Wala yun. Nag-aiwag. Girl, sumabot siya. Okay, ano, parang feeling ko, kailangan ko na muna ngayong ano, bumaba ng kotse kasi ano, parang nahihilo na. Maraming salamat po sa manunood. Sana nag-enjoy kayo at napahirit din namin kayo dyan. Next video na. Riding in tandem, R.I.D. Riding in tandem, check-sit information mula kay Armin at Elaine. R.I.D. Riding in tandem, R.I.D. Riding in tandem, R.I.D. Riding in tandem, check-sit information mula kay Armin at Elaine.